Magandang araw mga kapatid. Welcome to our week 10 lecture 9 ng ating intro to Theo. Alam niyo po ba na last session na natin next week. So after this, we have one lesson na lang po nating itatackle. At I hope na marami kayong natutunan, nabuksan ng inyong isipan pagdating sa theology at sa pag-aaral nito. And tulad nga nung aking nasabi ng mga nakaraan, our goal is not just to learn about theology, but also to apply it and to teach it also doon sa influence na meron ka, sphere of influence, kung saan ka ginagamit ng Panginoon. Kaya ang pag-aaralan natin ngayon ay paano ba gawin ang contextual theology. Now, mga kapatid, gusto ko na tutukan yung maigi itong lesson dahil malaking tulong ito para sa inyong final paper na gagawin. Kaya please, please, talagang bigyan ng pansin, bigyan ng tuon ang papel na ito para itong lesson na ito para kung may mga katanungan o nagugulong kayo sa paggawa ng paper, this would be a good format para talagang mapadali at ma-engganyo kayo, no, na gumawa ng contextual theology. Now po, bago tayo magsimula ng lesson, gusto ko ding i-remind ang inyong paper sa historical theology. Please, mga kapatid, ipasa nyo na, ika nga, para at least malaman ko kung talagang may natutunan kayo. Alam ko po na busy kayo sa mga schedules. At ako rin po, actually, ay simulan na rin ang aking class. At meron akong apat na subjects, no, at hindi biro, pero I'm also trying to find time, ika nga. At alam ko kaya niyan, mga kapatid, just manage your time, manage your energy para talagang maipasa niyo yung mga papers na nakabinbin pa po. Before we start, let us ask the Lord in prayer. Lord, maraming salamat po for this wonderful opportunity once again that we can learn from you. We pray na patuloy na ang iyong banal na Espiritu ang siyang patuloy na sumama, magbigay sa amin ng kaliwanagan sa lahat po ng aming mga pag-aaralan. Help us, Lord, as your minister, as your servant, Lord, to be discerning. Help us, Lord, na maging effective kami sa mga tinuturo namin, sa mga napag-aaralan namin, Panginoon, para po mas maging ma-handle namin ng maayos, Lord, ang iyong salita na iyong pinagkatiwala sa amin. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Before we start, in the previous lesson, we have discussed the importance of contextual theology in reaching out to your community, to our community. So importante na hindi lang tayo basta natututo. Ina-apply natin yung ating pagkatuto kung nasaan man lugar tayo. Kaya importante yan, mga kapatid. Kaya very, dapat maging discerning ka tulad ng sinabi ko kanina. No? Kasi hindi pwede kung ano yung napakinggan mo, kung ano yung napag-aralan mo, yun agad yung ibabala mo. Hindi po, maraming approaches, maraming methods, maraming kaparaanan ang kailangan isaalang-alang para po yung mga inaabot naman natin pag napakinggan nilang salita ng Panginoon ay ma-appreciate at magbubukas ang kanilang kaisipan kasi kinukonsider mo rin yung lingwahe nila. Kinukonsider mo rin kung ano ang kultura nila. Kinukonsider mo din yung mode of learning nila. Kaya mga kapatid, no, hindi lang tayo basta nagtuturo. Kumbaga, we are teaching them, we are teaching theology, but merong tinatawag na contextual approach. Here are some guidelines for us to do contextual theology. Ngayon mga kapatid, tuturuan ko kayo para paano nga ba gumawa, no? Siguro some of you ay hindi pa ito nagagawa. Alam ko na ang iba sa inyo ay nagagawa na ng sermon, nakakapag-preach na, meron na mga tinatawag na Bible study, marunong na kayo gumawa ng format. Pero I just want, gusto ko na i-consider nyo itong bagay na ito. In doing so, mas ma-appreciate nyo yung mga binigay sa inyo ni Lord, if you will know their context, if you will know kung ano ang meron sa kanila. First things first, define the context. Kailangan nating ma-define ng context. And meron dalawang context na kailangan ma-define. Unang-una po, ang Biblia ay naisulat na merong kanya-kanyang konteksto. Ng Old Testament,
May konteksto si Moses nung sinulat niya ang Pentateuch. May konteksto si David nung isinulat niya yung mga awit. May konteksto ang mga prophets tulad nila Isaiah, nila Jeremiah, kung paano nila isinulat yung mga letters na yon. And same din sa Old Testament, sa New Testament. Merong context si Jesus nung binabanggit niya yung parables. May konteksto siya nung sinasabi niya na come and follow me. Take up your cross and follow me. Meron konteksto si Paul nung pinapagalitan niya, nung pinagsasabihan niya mga Corinth. So importante na malaman natin yun mga kapatid. So two things that you need to consider as we interpret the Bible and apply it in our times. Una, know the biblical context. Importante yun. As a faithful expositor of the Word of God, kailangan nating malaman yung biblical context. Importante yan mga kapatid, mga kaibigan, kasi if we will apply it directly in our times, in this generation, kapatid, malamang at sa malamang mag-misinterpret natin. Tulad ng lagi kong sinasabi, mapalad po dito yung mga nangyayari ngayon kasi madali nating maunawaan. Pero unlike katulad ko po, ako po ay pinanganak ng 1990, malamang hindi ko na po naabutan yung martial law. Hindi ko na po naabutan yung gera. Hindi ko na po alam kung ano mga nangyari before that. Sino po ang makakapagsabi sa akin noon na mas malapit sa interpretasyon? Malamang yung eyewitness. Malamang yung nakakita talaga ng nangyari. Ako po ba pag sumulat ako about martial law? Pag sumulat ako about World War II, papaniwalaan nyo ba ako agad? Hindi po. Kasi unang-una, iwala ako noon mga panahon na yun. Pero pag may nagsulat na namuhay, naranasan, na-experience niya, papaniwalaan at papaniwalaan niya yun. But the case is, the Bible was written 1,000 years na sa panahon natin, wala na tayong kilalang witness. Wala na tayong kilalang, "Uy, Paul, halika nga, pwede mo bang sabihin sa amin, ano ba yung nasa isip mo nung sinusulat mo tong letter na to?" Wala na tayong ganong klaseng pribilehiyo. Kaya nga po, dapat maging maingat tayo sa pagkaalam ng context biblically. Kaya nga, gusto ko kayong turuan later to, kung paano mag-interpret ng Bible, closest interpretation. There's no such thing as perfect interpretation, but there is tinatawag nating closest interpretation. At pangalawa, present context. Now we know the interpretation of their times. Ngayon, ano naman ang interpretasyon nito sa panahon natin ngayon? Biblical context. Kailangan malinaw mga kapatid, tulad ng sinabi ko kanina, biblical context. So, use the APTOA concept to help you to interpret the specific book. Ito po yung ginagawa kong very basic when pag meron po akong ipipreach, meron akong pag-aaralan na passage, alamin ko po yung APTOA. Ano po yung APTOA na yun? Ito po ay ginagamit ko most of the time, if not lagi po. Una, sino ba author? Sino ba author ng book? Importante po yan. Hindi ko pwedeng basahin ang Gospels sa lente ni Pablo. Hindi po. Kailangan ko siyang basahin sa lente, unang-una, kung sino nagsulat. Importante yung mga kapatid, kasi yung karakter ng nagsulat ay lalabas yun. Katulad ng Book of John, hindi ko siya pwedeng basahin sa lente ni Mark. Kailangan ko muna makilala ang author. Pag nakilala ko ang author, makakatulong ito sa akin para, kaya niya pala sinabi ito. Kasi ito yung na-witness niya. Ito mismo yung nakita niya. So, importante yun mga kaibigan. So, pangalawa, purpose. Ano ba dahilan? Bakit naisulat yung libro na yun? Malamang at malamang, meron niyang mga yan. Sa John at sa Luke, very explicitly, sinabi nila ang dahilan kung bakit naisulat. Sa Luke chapter 1, verse 1 to 4, makikita mo doon yung purpose. Sa John, yung dulo ng John, John 20, John 21, if I'm not mistaken, naisulat din doon yung dahilan. For some, hanapin mo talaga. Merong mga tools, katulad ng commentaries, mga Bible studies, biblical studies, na makakatulong. Pero knowing the purpose, ay makakatulong ito para mas mapadali ang buhay natin sa pag-interpret ng salita ng Diyos. Pangatlong bagay, para malaman natin yung biblical context, time and date. Importante po yan. Kailan sinulat?
At ano ang meron nung sinulat na yon? Importante yun, mga kaibigan. Time and date, kasi malalaman mo na sino yung pinagsusulatan, maalalaman mo na agad na kaya pala ito yung dahilan na kanyang pagkasulat. Mga apat po occasion. Anong meron? Yan. Halimbawa, nung sinabi ni Paul sa Romans 13, if I'm not mistaken, yung submit to your leader, submit to your authority. Now, anong okasyon nun? Nung okasyon na pre-Nero period pa po yun. Hindi pa po nasusunog yung mga Kristiyano nun. So, Paul can say that. Yun yung importante. Alam natin dapat yung okasyon. When we read the Bible, ano okasyon? Okay? Importante yun, mga kapatid. And alam mo rin dapat yung audience. Okay? Katulad sa New Testament, si Mark, ang audience niya, Gentile. Diba? Si Luke, ang audience niya, primarily, universal, halo-halo, 'di ba? Ang audience ni Matthew, primarily Jewish. Si John, Greek. So importante, mga kapatid, para maintindihan natin, kaya pala ganitong kaparaanan sinulat ni John. Kaya pala nagsimula si John sa very highly philosophical. In the beginning was the word logos. Nagsimula siya sa word na logos. So importante 'yung kasi, meron pala silang tina-target na audience. Actually, marami pa yung mga kaibigan, no? Ay, hindi ko lang maano kasi introduction lang naman ito. Katulad ng parables. When you read the parables sa Gospels, no, importante na makita natin, no, yung context din ng, we're talking about the book only, pero pag binasa mo na yung book at halimbawa na encounter mo yung parables, importante na meron ka rin kaparaanan ng pag-aaral para mapag-aralan mo. Hindi ko na isulat dito, pero siguro you can write this down na lang. No? Meron akong tinatawag na sakpiya. No? Ito po ay galing sa akin professor na si Ma'am Doreen. Meron siyang tinuturo sa amin, sakpiya, para mas maunawaan namin in their context yung parables. Unang-una, S, setting. Ano ba yung setting? No? Audience. O, sino ba yung pinapatungkulan? Yung first audience. Character. Sino yung character ng parable? So, point of reference. So, ano yung point of reference? Knowing na ito yung mga kwento sa parable, sino ngayon yung pinapatungkulan? Interpretation and then application. So, yun yung kaparaanan ko. Every time I encounter parables in the Bible, hindi ko muna siya directly ina-apply sa akin, sa buhay ko. So, inaalam ko muna yung sakpiya. Settings, audience, character, point of reference, interpretation, and application. So, importante yan, mga kaibigan. Now, questions to ponder, no? Para at least mas maunawaan natin yung biblical context. What is the immediate context of the scripture? If dinala ka ni Lord or may binabasa ka, magandang tanong ito. Ano ba yung immediate context of the scripture? So, ito yung tinatawag nating the preceding and succeeding verses of the text. So, for you to appreciate, for you to know the immediate context, basahin mo halimbawa yung verse 14 ng ganito, hindi basahin mo yung 13, basahin mo yung 15. Para mas maunawaan mo na aparte pala siya na mas malawakang context. Halimbawa, yung Philippians 4:13, most of the time, that is one of the most misinterpreted scripture in the Bible. Philippians 4:13, I can do all things. Pero kung titingnan mo the preceding and succeeding verses, it talks about being contented sa lahat ng mga ginagawa natin. So hindi lang ito, hindi, kailangan ano, kasi I can do all things. Hindi po, mas mapag-aaralan natin, mas ma-appreciate natin if we know the immediate context of the scripture. Pangalawa, what is the relationship of the scripture to the specific book? Kaya importante ng aptowa, kasi may mga certain passages ang book na nakarelate pala siya sa kabuuan. Halimbawa sa Luke, tulad ng mga pinag-aralan natin, no, when you're talking about yung mga rejected, 'di ba? Yung mga kaya binanggit doon yung mga babae, binanggit doon yung mga pilay, mga bulag, mga ano, kasi part pala siya ng whole context ng Book of Luke, kasi isa sa mga tinatakal niya yun, na paano yung mga rejected, yung mga hindi tanggap ng lipunan, ay paano sila tatanggapin ng Panginoong Hesus, paano sila niyayakap ng ating Panginoong Hesus. So yun yung sinasabi ko, mga kapatid. So, sorry, mali yan, hindi yan immediate context, that is book context. So ulitin ko, I think nagkamali lang ako, na that is book context yung pangalawa. So babaguhin ko na lang, mga kapatid. So itong part na to, that is not immediate context, this is book context. Okay, ito immediate, yung pangalawa book context. At pangatlo, what is the relationship
relationship of the scripture to the whole Bible, yung binabasa mong passage, I do believe na hindi yan kukontra sa lahat ng scriptures, lahat ng books sa Bible. Okay? So anong kinalaman yan sa kabuuan? In short, anong kinalaman yan sa redemption? Sa story of redemption. So yun yung tinatawag nating canonical context. So ito lamang ay mga ilang kaparaanan para talagang hindi tayo yung paggawa natin kasi very delicate. Ika nga ang paggawa ng contextual theology. Kaya importante na clear ang ating hermeneutics, clear ang ating pag-unawa sa Biblia, kung paano isinulat noon at kung paano naman natin siya i-interpret ngayon. Pangalawa, personal context. So, pag sinabi natin personal context, ngayon na pag-aralan mo na. So, ginawa mo na yung due diligence mo. Nag-aral ka na, talagang binasa mo yung Biblia, talagang paulit-ulit mong sinasabi na, Lord, talagang ano ba ang gusto mong sabihin sa akin dito? So, ngayon po, ano naman ngayon ang gagawin natin? Or paano natin siya maitutulay sa panahon natin ngayon? Kasi we studied yung napag-aralan na natin na ganito pala sa panahon nila. Pero Lord, paano naman sa panahon namin ngayon? Paano naman kami namumuhay ngayon? So that is very helpful po no, para sa atin. So questions to ponder naman dito po sa present context ay, what is the eternal relevance of the scripture today? So we know naman na mayroon tayong tinatawag na historical particularity at importante yan mga kaibigan ng panahon nila. Pero ngayon, dahil because the word of God, lagi kong sinasabi, is timeless and at the same time timely, ano naman ang eternal relevance ng salita ng Panginoon ngayon? As you preach the word, as you do your Bible study, no? As you read the Gospels, the parables, Old Testament, Lord, ano kaya ang sinasabi mo naman sa amin ngayon? Pangalawang tanong na magandang maitanong din natin, how does the grace of God bring changes today? Paano ngayon nagdadala ng pagbabago ang grasa ng Panginoon mo habang pinag-aaralan natin ang kanyang salita? Pangalawa, now we know the context na pag-aaralan na natin, we should now assess the culture na meron tayo. Importante ito mga kaibigan, no? Kasi may kanya-kanyang kultura ang ating, even the itong ating bayan na Pilipinas, so iba-iba ang kultura. Kung kayo ay nasa norte, malamang may mga certain cultures kayong yung very ano sa inyo, very dominant, no? Dito sa Metro Manila meron din. Kung nasaan ka man ngayon, kung ikaw ay nasa Mindanao, nasa Visayas, mayroong mga certain culture na kailangan nating mapag-aralan. Now, we need to assess that culture. Kailangan nating ma-assess. Remember, my friend, that the culture around us is not our enemy. Tulad ng sinasabi ko last week, no, kailangan nating malaman na ang kultura ay hindi natin kalaban. Okay? Ang mga kultura na kung nasaan ka man ngayon ay hindi mo kalaban. Huwag mong i-rebuke. Oh, I rebuke the culture. Hindi po. Yes, may mga certain culture na hindi natin dapat gawin. Pero the culture around you na very, ang tawag dito sa na very, ano na, tanggap na ng lipunan at alam namang hindi masama tulad ng utang na loob, tulad ng ibang mga tradisyon. No? Isa siguro na if not all, na merong isang kultura ang Pilipinas na nung naging Kristiyano na ikaw, ay talagang ayaw na ayaw mo na, halimbawa yung fiesta, no? Pista. Inaano yun sa mga idols, eh. Di ba? Ino-offer yan sa mga idols, hindi ako pupunta sa mga fiesta. Pero mga kapatid, no? If you will see your culture in light of, Lord, paano ko ba maibabahagi ang salita ng Panginoon? Pwede mo maging kaibigan ng kultura. They can be your friend. They can be a friend to share Jesus and make disciples. Same concept, same context ng sinasabi ni Paul sa 1 Corinthians 19 verse 20 to 23. Sa mga Hudyo, sabi niya, ako ay naging isang Hudyo. Doon sa mga under ng law, tulad nila, ay nagpapakasunod din ako sa law. Although, sabi niya, hindi naman ako under ng law. Doon naman sa mga malaya, katulad ng mga ng mga hintil, ako din ay isang malaya. Though I am not free from God's law, but under
nasa law na siya ni Christ to gain those those free from the law. To the weak, I became weak. Sa mga mahina, ako din ay naging mahina para in order to gain the weak, para maabot ko yung mga mahina. I have become all things to all people. Kung sino man ang nakakahalubilo ko, sabi niya, nagiging ganun ako. I mean, nalalaman ko kung ano sila, so that by all means, I may save some. Kita niyo po yung purpose, bakit ito ginagawa ni Paul? Para mailigtas niya iba. I do all these things because of the gospel, so that I can be a participant in it. Kaya importante, mga kapatid, no? Ano ang kultura? Let's just pause for a while. Ano ang mga kultura na meron ka? Sige nga, sa lugar mo. Think of this lang, na parang short exercise lang, mga kapatid. Sige, we'll give you a few seconds lang, no, to identify na, if you will assess your culture, ano yung mga kultura na meron ka? Sige nga, just to ano lang, kapatid. Ano yung mga kultura na meron ka? Sige. Pwedeng dyan sa kung nasan ka man ngayon. Kung ikaw ay nag-aabot sa mga kabataan, sa mga kananaya, no? Sa paligid mo, sa paligid ng simbahan mo, ano ang culture na meron ka? At pwede mo pag-isipan doon pa lang, parang most of the time, dinidespise ko yung culture. Hindi ko siya nagagamit for my own advantage. Pwede mo palang magamit yun. Bilang minister, bilang alam mo na ang salita ng Panginoon, bilang nag-aral ka ng theology, you can now use that to share Jesus and make disciples. Sabi nga ni Paul, di ba? I have become all things to people so that by all means, I may save some. So consider this, my friend, hindi mo kalaban ng kultura, pwede mong maging kaibigan ng kultura for the saving of many lives. Last point na gusto nating makita dito, na as we do contextual theology, as you now define the context, you do now know the context, na-assess mo na yung kultura, you should design a course or lesson that will help you to reach your community. Mas magiging malapit ang pagtuturo mo. Kasi unang-una, nalaman mo ang konteksto ng Biblia, konteksto ng panahon natin ngayon, kultura natin ngayon. There's nothing wrong, tulad ng sinasabi ko, no, with the inspirational books, devotionals, and other reading materials. Importante yan. Magkagain tayo dyan ng learnings. Pero ang challenge is paano natin mai-integrate yung mga binasa, pinag-aralan natin sa ating mga community. And that is why I am very passionate pagdating dito. Kaya pinopromote ko talaga ang Pinoy version. Kasi maraming maaabot. Maraming tayong mga Pinoy na ang challenge, hindi na nila mabasa ang Biblia because simply of the language, no? The language barrier. So I hope na itong initiative ng PBS, no? If you want to know about this Pinoy version, just pay me para mas matulungan ko kayo, no? Para magkaroon kayo ng book na ito, ng Bible na ito. Kasi naniniwala ko, mga kapatid, na the language itself ay malaking tulong na or malaking barrier para maabot natin yung mga tao. So importante yan, no? So isa yon. So ako rin po, I'm planning to do, tulad ng mga sinasabi ko nito ng mga nakaraan, please pray for me, no? Kasi I really want to write a book ng tinatawag na Pinoy Theo, no? Sharing the word in your world. So kung ano man, dalawa ito, libro at workshop, at para sa workshop, workshop o para sa community, para sa worksheet na gagawin, no? So para may activity book. So please pray for me, no, para at least, no, this is really my heart. I really want to help churches na maabot yung mga kung ano man na nasa sakupan nila, hindi sa Western approach, hindi sa ibang mga konteksto, but really in Pinoy context, no, kung paano tayo magsalita, kung paano tayo mag-communicate, kung paano tayo mamuhay. So I really want to help our churches, no. First, siyempre, Lighthouse, but marami na akong kinausap ng mga churches din, may mga kaibigan tayo, na I really want to help them, no, na para ano man ang mga natutunan natin sa salita ng Panginoon, mga lessons, higop natin, ika nga, ay maipasa natin at ma-integrate natin sa community. Now, as we continue, let us now do a case study. Yan. Magkaroon tayo ng tinatawag na case
study. So ano ba ang magandang case study? So this is not a complete case study, but this is just a sample, mga kapatid. Ulitin ko ha, sample lang ito ng inyong pwedeng gawin. Kaya ako ay nag-provide lang ng mga questions. Okay, nag-provide lang ako ng mga ilang mga parang thoughts lang para at least maunawaan nyo, para ay mapadali ang buhay nyo, no? Ay, ganito pala gagawin ang contextual theology. Now, gagawin ko lang din yung kanina. So, define now the historical context of the Black Nazarene. So, from the perspective of the Catholics, why are they celebrating this tradition? So, ano tayo, loaded tayo ng mga Katoliko kahit sa mga paligid, no, maraming mga Katoliko. Kaya maganda rin tanungin, no, maganda pag-usapan, hindi masama yan. Hindi yan natin pag-usapan, mga Katoliko. Hindi po, mga kapatid, if we want to reach them, we should know them. Okay? Kailangan natin silang makilala. So sa perspektibo ng isang Katoliko, ikaw na, ako dati ang Katoliko, ikaw na dati naging Katoliko, bakit nga ba nila ito sineselebrate? Without passing judgment agad, without parang hasty judgment, tanungin mo muna. Magmalinaw ka muna, no? Alamin mo muna from their perspective, not in your perspective. Kasi masasagot mo agad, in your own perspective, masasagot mo, eh, idolatry, eh, wala namang magawa yung mga taong yan. At blinded ka na agad dun, mga kapatid, without defining the context ng mga Katoliko. So the question is, why are they celebrating this tradition? So importante, no? Pangalawang tanong, do you personally interview someone without going to debate, no? Kung hindi kayo napupunta sa debate who is fully devoted to Black Nazarene, meron ka ba kakilala, no? Informally or formally, natanong mo lang, bakit nyo nga ba yung ginagawa? Kasi panigurado, may mga kwento yan, mga kapatid, no? At meron ako mga nakusap na iba kasi for them, parang tulad sa kanila, no? Ang Catholics po ay they were not allowed to read the Bible personally. Hindi sila allowed, eh. Baga, or encourage. Ampari lang po, no? Or even nga priest, eh. May mga certain movement, may mga certain parang hindi mo pwedeng maabot. But pagdating sa Black Nazarene, kita niyo yung concept, ah, without passing judgment. Pag ginawa ka nila yon, parang lumalapit, ang lapit ng Panginoon sa kanila. So kung mag-interview ka na parang, eh, ano lang naman yan, tradition. Yes, we know that this is a tradition. But kung if you will look it in a deeper way, mga kapatid, makikita natin na meron palang dahilan bakit nila ginagawa yung mga bagay na ginagawa nila. Kasi for them, parang naiintindihan sila na pag napahid nila yung panyo, pag nakalapid sila, for them, ito yung Diyos na nakakaintindi sa akin. Yes, we know na hindi yun yung literal na Diyos. Diba? Hindi talaga yun. Pero we should know that without passing judgment. Kasi pag nalaman natin yun, without going to debate, or pag napunto natin yun bilang nagpapahayag ng salita ng Panginoon, pwede natin gamitin yun sa ating advantage. So how do they view the Black Nazarene? And why are they so committed to it? So ilang mga katanungan, bakit sobrang, what do we mean by committed? Yung literal na committed. Every year, walang mintis, January 9, umulan, bumagyo, sobrang init, talagang ano yan, gagawa sila ng paraan para makapunta. So i-define lang natin, no, para at least mas maunawaan natin yung konsepto nitong Black Nazarene. So case study, so pwede mong gamitin ito, pwedeng iba, mga kapatid, no. Pangalawa, assess the culture of the people devoted to Black Nazarene. So ano ba ang social status ng mga tao na sobrang devoted? Nandun ba sila sa laylayan ng lipunan? Andun ba sila sa mga class C, class B, mga middle status ba sila, mga mayayaman ba sila, no? And how do the believers in community and churches respond to the Black Nazarene devotee? If you encounter itong mga Black Nazarene devotee, paano nga natin sila kakausap, no? Nagpapasa na ba agad tayo ng judgment? Paano, how do we respond, no, pag meron tayong nakikita na ganito na deboto ng Black Nazarene, ng Nazarene? Importanteng mga tanong na kailangan nating mapag-aralan din. So now, alam mo na ngayon ang context, na-assess mo na ang kultura, I'll help you. So ito ay ilan lamang. So, nagpakita lang ako ng kaparaanan
Nagbibigay lang ako ng verses, ng mga keywords. Hindi pa talaga to kompleto kasi ito ay sample lamang. Ito ay parang paano nyo nga ba ito gagawin. So design our lesson on how to minister to a devotee of Black Nazarene. So gawa ka ngayon ng lesson on a course. It could be, ako, reading the Word of God, I have three scriptural references na pwede kong gawin now in relation to ministering to a devotee of Black Nazarene. Una-una, Isaiah 7:14. So sabi dito, therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin will conceive and give birth to a son, and she will name him Emmanuel. So the definition of Emmanuel. What's the definition of Emmanuel? Later malalaman natin sa John 1:14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we saw his glory. Glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. And last verse from Hebrews chapter 4, verse 14 to 16. Therefore, since we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus, the Son of God, let's hold firmly to our confession, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things just as we are, yet without sin. Therefore, let's approach the throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace for help at the time of our need. So for me, in summary lang ng ating binasa, Jesus is our Emmanuel. He is with us. He is the incarnated one. Jesus dwelt amongst us. And nakikisimpatiya siya, naiintindihan tayo ng Panginoon. Now, looking at the devotee of the Black Nazarene, tingin niya maintindihan nila yun? Kung ang sinasabi nila, ay ang Black Nazarene lang naman na nakakaintindi. Eh, pag lumapit sa akin ng Black, pag nakalapit ako sa Black Nazarene. So makikita mo, no, although sabi naman natin talaga na nabubulagan sila, baluktod talaga, pero we can use that premise na meron sila for us now to reach out to our Black Nazarene devotee friends, no, mga kapitbahay natin. So knowing that Jesus is with us, we can call him anytime. Dahil kasama natin si Kristo, pwede pala tayong tumawag sa kanya. So, hindi lang pala tuwing January 9, hindi lang pala ito once a day. So, pwede natin gamitin yun, no, mga kapatid. So, bala na kayong ipalawig pa ito. So, knowing that Jesus dwelt amongst us, we can put our trust in him completely. Dahil si Jesus ay minsang nanahan sa atin, naintindihan kung ano ang nangyari sa atin, mga kapatid, at talagang naging nagkatawang tao siya, eh pwede natin palang ilagak ang ating tiwala sa kanya, hindi lang doon sa Nazareno na yun, no? Pangalawa, knowing that Jesus sympathized with us, we can approach him, the throne of God with confidence. So pwede, dahil alam natin na nakikisimpati ang Panginoon, pwede tayong lumapit sa kanya na hindi tayo pwedeng mawalan takot, na paano pag ibang araw, and with confidence we can now come to Jesus. So ito lamang ay ilang mga pag-aaral ng mga kapatid sa paggawa ng contextual theology. So I hope na as you listen to this lesson ay mas magamit pa tayo ng Panginoon at buksan ni Lord ang ating isipan through His Holy Spirit para, o nga, no, Lord, paano mo gagamitin ang mga natutunan ko to reach out the community na kinabibilangan ko. Okay? So, yun lang mga kapatid. If you have any questions, PM me. Kung may mga struggle sa pagbabasa, pag-aaral, sabihin nyo lang mga kapatid, alam nyo naman na gracious ako. Basta sabihin nyo lang, don't quit. Kung may mga struggle sa ibang mga bagay, PM nyo lang ako mga kapatid. One chat away, one call away lang ako. So, yun lang mga kapatid. God bless you. Patuloy na pagpapala ng Panginoon ang inyong maranasan.